Sa limang probinsya na sakop ng Autonomous Region in Muslim Mindanao o ARMM, nakapokus ang grupo ng Alliance for Genuine Unity in Mindanao, isang bagong grupo na binubuo ng Akadem, youth leaders at ang grupo ng ating mga kababaihan at buong suporta ng Department of National Defense sa pamumuno ni Secretary Delpin Lorenzana. Layunin ng grupo, palakasin ang kampanya para sa ating mga kabataan upang sila'y makaiwas sa pagsali sa anumang grupo na naghihikayat para sa mga ilegal na gawain na ikakasira sa kanilang kinabukasan. Ipinakita ng grupo na kaya nilang tulungan ang ating pamahalaan sa abot ng kanilang makakaya upang makamit ang katahimikan sa ARMM at sa buong Mindanao. Unang inilunsad ng Alliance for Genuine Unity in Mindanao o AGUM ang Mindanao Security Summit sa bayan ng Cotabato City noong May 24, 2018 sa Cotabato City State Polytechnic College Gymnasium. At isa sa mga guest speaker si Secretary Delpin Lorenzana ng Department of National Defense. Patunay lamang ito na sinsero ang ating pamahalaan makipag-ugnayan sa iba't ibang sektor na nagsusulong ng ganitong programa para sa katahimikan at seguridad ng ating bayan. Sa probinsya ng Tawi-Tawi naman, gaganapin ang susunod na Mindanao Security Summit. Sinabi ni Dr. Kiram Irilis, kinakailangan raw na gabayan ang ating mga kabataan dito sa Tawi-Tawi para makaiwas sa mga grupong nagbabalak para sa ilegal na gawain. Napakahirap raw bantayan ang buong isla sa Tawi-Tawi dahil sa napakalawak na karagatan at malapit raw ito sa Malaysia at Indonesia. Sa Tawi-Tawi, ito ay dinadaanan ng mga extremism ng galing sa labas o galing sa ibang lugar. Like Mindanao, like Marawi, Lanao, and Maguindanao, Sulu, dito dumudaan sa Tawi-Tawi. So, unang objective ng alliance na ito is to protect our school children in the province. Not only school children, but all children in the province of Tawi-Tawi. Puprotektahan natin para hindi sila mas madamay doon sa mga illegal activities. Ang ating mga kabataan ngayon, ang pangunahing target ng mga sindikato para sa kanilang mga illegal na gawain. Kaya ang mga sagunian kabataan dito sa lalawigan ng Tawi-Tawi ay kumikilos na para sa kanilang information and dissemination campaign para makatulong sa kanilang mga lugar. Nananawagan po ako sa aking mga kapwang kabataan, pag hindi po tayo magsimula, lalabas sa ating bahay, mag-participate or maging aktibo para sa community natin. Huwag natin pong hayaan ang magsasuffer dito. Hindi lang ako, hindi lang kayo, tayong lahat ang magsasuffer dito. Kailangan mabigyan natin ng daan na ang mga kabataan maging busy sa pag-participate sa mga sports, mga programa natin sa mga education, mapupunta sila sa illegal activities. Sa hirap ng buhay ngayon, livelihood program daw ang kailangan ng ating mga kababaihan para makatulong sa kanilang pamilya para sa pang-araw-araw na gastusin. Yes po, tama Sir Nick. Tingnan ninyo sila. O yung mga bata maliliit, paano ba ito masusurvive sila? Kasi ang hinihintay nila lang ang income galing sa asawa nila. Sa ngayon panahon ay bad weather, paano sila magkakasurvive? Walang ang hanap buhay pagkukuha ng asawa nila. So if in case there will be a program or a livelihood program to the mga group ng mga kababaihan na ito, siguro yun ay malaking tulong. Hindi lamang sa gawain pambahay na eksperto ang ating mga kababaihan, bagkus sumasabak na rin sila sa iba't ibang activities. Ayon kay Commissioner Celia Kiram, napakahalaga raw na maging aktibo rin sa mga sports activities ang ating mga kababaihan. Sa aking mga kabaro, Muslim, Christians, na mag-level up tayo. Kasi ang kababaihan, malaki ang role na maibibigay na impruwensa sa ating mga asawa, sa ating mga anak. No, tayo yung major decision maker. Inaabangan na ngayon ang pagdating ni Governor Ismael Magundadato dito sa Tawi-Tawi para makipagkita sa mga miyembro ng Alliance for Genuine Unity in Mindanao at bilang paghahanda na rin sa magaganap na Mindanao Security Summit sa probinsya ng Tawi-Tawi. Pagmamahal at pagkakaisa ang puhunan ng bawat isa para makamit ang tunay na kapayapaan sa ARMM at sa buong Mindanao. Ako si Nicky Butlangan, News Correspondent, Tawi-Tawi.